Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Attorney Vic Rodriguez. Inaabangan ng marami kung tatakbo ba siyang senador sa 2025 midterm elections. So, ito, mayroon na siyang klarong pahayag tungkol sa kanyang pagtakbo. Pakinggan natin, nagsalita siya sa Pandesal Forum sa Quezon City, I think, the other day. I'm not oblivious to the questions, to the request, to the plea for me to consider leading the charge and consider running for the Senate. I am considering, but I have yet to make a final decision on whether to run or not to run. While I know we're already in midstream of the filing today, also October 4 na. What is the deadline? October 8. So, midstream tayo, meron pang natitirang apat na araw. I'm still in the process of consulting well-meaning people, and mapapakinggan ko lang din yung kanilang views and thoughts and feel whether the Filipino people are already or ready to have a candidate in a campaign minus the, you know, the wherewithals of a national campaign, the logistics, the funding, which incidentally I also discussed during my last meeting with President Duterte. And well, we both agreed na I think if there is really we cannot be oblivious to the request. But let's see, meron pa namang ilang araw na pag-isipang mabuti dahil hindi madaling decision, Wilson. As of this very moment, I'm still 50-50. 50-50. It's not an easy decision to make. Yes. It's not an easy decision to make. This whole thing is eating me. I've been consulting, I've been doing a process of discernment, but I tell you, it's not easy. This again, the only reason why I am considering a run for senator is because I know what is at stake in this midterm election. Even our very own democracy is at stake. But it's up to you. Kung handa na kayo sa ganong uri ng gobyerno, piliin nyo yung administrasyon. Pero kung handa kayong lumaban at lagyan natin ng credible and effective opposition ang both houses of Congress, yung upper house, yung Senado, at yung lower house, at ang Kongreso, magtulong-tulong tayo. And let's bring in good people there, honest people there, who will be championing itong paglaban sa transitioning from presidential to parliamentary, at yung sinasabing napipintong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Because that in effect will be disenfranchising the 32 million Filipinos who voted for her. Hindi ho si Sara ang mabibiktima rito pag ito'y hinayaan natin. Si Vice President Inday lamang ang occupant ng posisyon. Pat ang tunay na biktima dyan ay ang 32 million Filipinos na bumoto kay Vice President Inday Sara. Huwag nating hayaan. Okay, so ipagdasal po natin. Nabigyan siya ng clear guidance. Una-una, ang Diyos, Panginoon, at kanyang pamilya siguro, mga kinukonsider niya, mga friends and relatives. So, mahirap, sabi niya. It's not an easy decision. So, ano sa tingin niyo? Please comment. Tatakbo ba siya? O maglaylo na lang? Kasi napaka-active niya nung nakaraang election, yung 2022 presidential election. Kaya nga tinawag siya nga kingmaker. Against all odds, walang maniwala na mananalo ulit ang isang Marcos babalik sa Malacanang. It's a miracle. Nagawa yun ni Attorney Vic Rodriguez bilang chief political strategist, campaign manager, lahat.
siyang nag-handle sa candidacy ng Pangulong Marcos Jr. So, hindi na siya baguhan sa eleksyon dahil grabe ang ano. Kung nabasa nyo lang yung kanyang libro, Kingmaker, talaga, very detailed. Nakakamangha yung ginawa na campaign strategy ni Attorney Vic Rodriguez para maipanalo ang isang Marcos na kabalik sa Malacanang. So, sa tingin ko sa kanya, gusto niyang kakandidato. Kaya lang, bago siya yung pananalita niya, gusto niyang magkandidato. Kasi may dalawang nakikita niyang bagay na dapat tugunan. Napaka-importanting bagay. Ano? Yung una, yung charter change. Nakikita niya na delikado pa rin ang ating konstitusyon, yung 1987 konstitusyon. Pag maraming maipanalo ng administrasyong Marcos Jr. na mga senador, ibabalik nila ang charter change next Congress. Yung maisog na sinimula ni PRRD at ito si Attorney Vic, yan ang kanilang objective na defend the Constitution. Hindi dapat paguhin ang Constitution. Hindi dapat palitan ang form of government from presidential to parliamentary. So, dapat may uupo sa Senado na makakapigil sa charter change. Yan ang nakikita kong hangarin ni Attorney Vic kung sakali man natatakbo siyang sa Senado at manalo. Yan ang kanyang objective na hindi magtagumpay ang charter change. Okay, so malakas ang, sa totoo lang, believing the surveys, marami ang pasok sa Magic 12 sa Marcos Jr. slate. So, kailangan ng mga kakandidato na may pag-asang manalo. Okay, so charter change. Pangalawa, yung nabanggit ni Attorney Vic is yung napipintong impeachment laban kay BP Indaysara. Sa Kongreso, wala na silang problema sa Kongreso dahil karamihan dyan is hawak ng administrasyon at makakalusot ang impeachment complaint, papasa sa Kongreso at ang deciding factor ang Senado dahil sila ang magiging hukom. So again, yan, kailangan may sapat na bilang ng mga senador sa next Congress na mag-prevent para matigil na ma-disenfranchise ang 32 million people na bumoto kay BP Sara. Kaya sabi ni Attorney Vic, ang biktima hindi si BP Indaysara, ang biktima yung tayo, yung bumoto. Kung kasama kang bumoto, 32 million, mabibiktima tayo pag matuloy, pag maka-gather sila ng enough senators to impeach the BP. Ano lang eh, 16, two-thirds, walang pala. 16 senators ang kailangan. So, ilan ang senador na ano? We need 9 senators. Tama ba yun? 16 ba? Two-thirds eh. We need 9. Okay, so isa pang inaabangan dyan is si PRRD. Tatakbo ba siya? O sa Senado? O hindi na? Palagay ko, kasi nabanggit na Attorney Vic na nag-meeting, kukonsultahan,
si PRRD at si Kator ni B. Whatever decision na kung sa nakikita ko, kung kakandidato si PRRD, sasabayan yan ni Attorney B. Yan ang nakikita ko. So, October 5 naman ngayon, tama ba? So, we have 3 days na maghintay. By, siguro, magpapailang mga yan, last day, October 8. Kailangan natin ang kagaya ni Attorney B, kagaya ni yan, Congressman Marcoleta. Ayos na yan. Sana tuloy-tuloy na ito. Hindi na mag-withdraw. Marcoleta, Attorney B, PRRD, sino pa? I don't know. Kay yung mga ibang aspirants. Basta hindi pa kompleto ang PDP slate. So, sana by October 8, makompleto na nila ito at kabang-abang. Pagdasal natin, PRRD at si Attorney B, sana mag-guide sila ng maigi at tamang desisyon nila saan sila tatakbo ngayong 2025 midterm elections.